overall. Sir, sa issue sa visa. Sir, okay na yata kayo. Sir, papanggit lang ko ng full name. And maybe you can mention your former national Roy Logones. Roy Logones, dating national champion. Sir, we just at, wanted to... dating congressman, namuno sa committee on the national defense. Sir, we just wanted to get your thoughts about the development na nangyayari niyo. War of words, pati na ni Donald Trump at ni Jong-un ng North Korea. Now, North Korea has threatened to bomb Guam, which is malapit sa Pilipinas, at marami din Pinoy doon. How do you make sense of this development sa mga iwalaan? Well, nagkataon na dalawang parel mangang salita nagkatapata sa Kim Jong-un ng North Korea. Yeah. North Korea in general, parating merong mangang salita yun. From the time of Kim Jong-un, so tapos yung parating mangang salita. And then now with President Trump, who's also known for his harsh words, very outspoken. Ang word na ginamit niya, fire and fury, medyo mainit. Mabuti na lang at marami namang nagsasalita to calm down yung kanilang palitan ng salita. China has already made a statement to calm down President Trump. There have been some statements from the Secretary of Defense of the U.S. and the Secretary of State which is designed to lower the decibel, and even House and Senate leaders in the U.S., of course, in general, Bangkok. So, ako, hindi ako alarmado rito. I'm not alarmed. Because I remember talking to a former Pacific commander, and he says that this is normal for North Korea to be issuing warnings. They're used to it. It's almost part of the background noise. I also am monitoring the situation in the South China Sea. I mean, in South Korea. Sa South Korea, parang hindi siya alarmado eh. Normal ang klaro sa mga tao doon. Hindi sila lahat ang pinag-uusapan doon. Samantala sila ang pinakamalapit sa ulo. Ibig sabihin, siguro culturally, politically, sanay na sila sa ingay na nagagaling sa North Korea. Of course, pagdating sa Guam, totoo, malapit ang Guam, no? Maraming Pilipino dyan. At yung pangalan ng mga tao, saka itsura ng mga tao dyan, yung mga Guamanian, mga Chamorro, parang katulad natin, pareho-pareho sa atin. Isa, akala mo mga Pilipino. There are 40,000 na Pilipino. Oo, marami Pilipino. At the same time, pagtitignan mo yung technical aspect. No? Kasi ang parating pinagpapalaki ng North Korea, yung kanilang bagong wasong 12 missile. Ito, na-test nila only a few months ago. After a series of failures, finally, nag-succeed. No? Nakatakbo ng mga more than, nasa may Sea of Japan, nakatakbo ng mga about 700 kilometers. At Guam is 3,000 kilometers. So marami is yan, aabot ba yan? Tatama ba yan? Kasi meron siya tawag na accuracy. No? Circular error of probability, ano ba yung kumakaabot man? Kasi mataas ang lipad niyan, pag habang mataas ang lipad ng missile, lumiliit, maikli ang range. Yung range na inabot nila, mag 700 plus kilometers, 3,000, medyo malayo pa. The other question is, meron ba talaga silang nuclear warhead? Do they have a miniaturized nuclear warhead? Kasi kailangan maliit yan para mas malayo yung range na sabi kasi ng balik report sa Washington Post, meron na daw say that the United States. Kaya nag-react si President Trump yung kanyang speech fire theory speech. And even on Twitter on Wednesday, sabi niya na the U.S. is the parang best arsenal, the most powerful nation in the world. So yung really rhetoric in there. But yung question, sir, is you mentioned accuracy. There's a question on accuracy. How likely is it fire, paano naman mag-misfire? Hindi ba yung tamaan? Sana all the things. Ayun, hindi ko alam kasi gaano baka inaccurate yan. Yan ang hindi ko alam.
kasi posible maging inaccurate yan in terms of distance. But yes, in terms of where it would fall, yung lateral, no? Kaliwa, kanan, I doubt it very much. Siguro sa range lang, maaaring sa halip na 3,000, baka 500 kilometers lang, eh, wala na. So, walang possibility, sir, na yung pagpunta sana sa Guam, mapupunta sa Pilipinas. No, wala na. Plus the probability that they would fire. And to siyempre, maraming ranges na ano. Ano probability na magpa-fire sila? Altitude is very low. Why, ano probability na magpa-fire sila na may warhead? Again, that's the low. Kasi, why, sir, despite the kasi kahit nas nag-iingay yan, kahit paano rational yan. Alam nila na pag makawala sila ng missile, hindi talagang threat. Eh, posibleng matulog sila. No? Of course, pag nagkadurugan to, may wipe out talaga sila. Although bago sila ma-wipe out, ang problema yung South Korea, malapit masyado yung Seoul, maraming Pilipino doon. Doon dapat yun, dapat magkapatay doon. So we should be more concerned about Filipinos in South Korea than in Guam. That's right, in South Korea. Kasi kung magkagulo, let's say conventional, mga 2,000 artillery systems ang meron nakaputkirya sa Seoul. Eh, ang Seoul, ang population, around 25 million. Hindi naman kita sa area, no? Tapos, di natin alam gano'ng marami. Sa Busan, sa mga iba yung Sudan Road, ang mga OFW natin. So, yun ang dapat ngayon. Kaya ngayon, ang mas importante para sa Pilipinas, makipag-coordinate very closely yung embassy natin doon. Makipag-coordinate very closely yung security group of South Korea. Saka observahan nila ang nangyayari doon. Dito naman, for us to closely coordinate with our American counterparts para malaman rin natin. Kasi ally natin sila. It is their responsibility to keep us informed. Ganun, naalala ko nung magsimula yung Iraq War noona, nangako sa akin yung Deputy Secretary of State ng US no, na bibigyan tayo ng forewarning, which they did. Dito, ganun din. Dapat, ano bang kilos na gagawin nila, being our ally, dapat ina-advise tayo very closely and regularly. Sir, so you don't think kasi may mga local resources suggesting that we should convene our national security council? Wala pa. Masyado pang maaga. Ang importante is yung mga counterparts na coordinate to this other. Yung defense department natin at saka yung Department of Foreign Affairs natin should closely consult with the counterparts in the U.S. and also in South Korea. Ang sabi naman, sir, ng PNA, they have contingency plans. Pero yung ganitong klaseng gulo, wala. Sa Middle East, sanay tayo dyan. No? Nagawa na natin yan, no? Iraq situation, tapos sa Lebanon, meron tayo. Pero dito, hindi pa natin ito nasipurang. Ang advantage dito, malapit ang South Korea sa Pilipinas. Maraming mga flights. No? Pwede natin silang mas mabilis ang evacuation dyan. Although, ang problema lang, mabilis din ang takbo ng pangyayari kung sarali mo tagulo. Dahil Seoul is about 45 minutes away by a fast tank kung may hulubuso ka na tangke from North Korea. That's only about 45 minutes away. And a few seconds away by artillery. And pagdating sa missile naman sa Guam, considering yung speed ng missile, sabi nila, mga 17 minutes mapasok sa Guam. Lastly, sir, kasi si President Duterte has made some statements about Kim Jong-un on August 2. Medyo manghang na. Medyo manghang din eh. Buti nilang hindi, ay hindi ko alam kung napansin o hindi napansin. Wala, mukhang hindi napansin kasi siyempre, ang pinapansin dito yung mga salita na nagagaling sa White House. So is that, parang is that in a way blessing in disguise? Kasi medyo manghang yung statement si Congress, you don't want to anger. Wala, yeah. Wala naman kasi dumating dito yung foreign minister ng North Korea, parang wala ko nabalitaan na nag-reaction. Kasi kung meron siyang sasabihin, ito sabihin na the opportunity man, the ocean, to issue a statement regarding that. Stronger language ng ASEAN state, foreign ministers state, we should separate in fact. Yeah.
mas marami na silang mas marihin ang sinabi ng ASEAN tungkol sa North Korea kaysa doon sa South China Sea. Kaya panawagan yan, it's a very diplomatic statement calling for a peaceful way to resolve this. Sir, on another matter, just as a statement na rin lang kayo, maybe once again, you don't do any with the ASEAN showing statement, much stronger statement now compared to April, yung ASEAN chairman statement. But ito pa while, in fact, parang kiyatang pa yung yung medyo malungkot doon. But I expected that kasi nabomonitor ko ang Vietnam, talagang they're very concerned kasi mas mainit yung sitwasyon nila. Tikit sila sa China land-wise, tapos siyempre nakatikim na rin sila ng lupit ng China noong 1988, marami ng price pa nila. Paracels ng early 70s, yung 1979, yung Pernigera. At 3 years ago, pinasok ng oil rig, giant oil rig, yung kanilang exclusive economic zone. Kaya ito talagang, and they are also a beneficiary of the ruling of the arbitral tribunal. Ang isa sa pinaka-importante decision ng arbitral tribunal, walang visa yung 9-dash line. Kaya yung 9-dash line na yan, yan yung nanghihimasok at umaangkin sa ating exclusive economic zone. Hindi lang tayo, kundi yung exclusive economic zone ng Vietnam, ng Malaysia, ng Brunei, at tayo. Kaya pinawalang visa yan. Kaya mabuti na lang at nag-initiative dyan ay ang Vietnam. Kaya lang, sayang nga sa aking pananaw. Sayang opportunity na tayo ang chairman. Dapat nanguna rin tayo para mabigyan natin ng ma-assert natin yung ruling ng arbitral tribunal. Kasi ang pangamba ko, baka makahina sa claim natin ito. Dahil later, nasabihin nila, bakit hindi kayo masyado nag-deny tungkol dito sa ruling ng arbitral tribunal? Tahimik kayo rito. You could have used the ASEAN as a forum. Yun lang ang concern ko dyan. But I understand also na ang dahilan dyan ay gusto ng gobyerno natin, ng presidente natin, yung economic engagement with China. And binupostpone nila yung kung kailan pag-usapan ito ng arbitral tribunal ruling, maybe next year, sabi lang, not the time yet, although meron ng bicameral meeting with China. Sir, but they also said you could have contact, Well, may framework na at ito ipipresenta sa leaders meeting sa November. Kasi yan, Minister Rebel pa lamang yan. So ipipresent tayo sa leaders meeting. At kung ito'y approve nila, ang susunod yan, bibigyan ng laman yung framework. Kasi outline lang eh. So mahabang usapin na naman yan. At ang China, parang gusto nila non-binding. Tayo gusto natin ng binding. Dapat ba pa, para kay kung may code of conduct na, tapos hindi naman binding. No? Kahit na sabi na yung gentleman's agreement lang, at least binding yun. Now, pero ngayon pa lang, nagsasalita na ang China na dapat lamang pakialam yung mga outsiders at sinugundahan naman ito ng ating Department of Foreign Defense. Sabi din ang gulong natin kasi kung tayo ay merong independent policy, dapat ang mga salita natin ay hindi katulad ng salita ng China. Kasi dapat natin isipin ng China, inaangkin yung ating teritoryo, inaago yung ating West Philippine Sea. On the matter of outsiders, technically, under international law, pagdating sa loob ng South China Sea, walang outsider yan. Dahil global commons yan, beyond the respective exclusive economic zones of China, of Vietnam, of Malaysia, Brunei, and the Philippines, sa gitna, which is about maybe 600 nautical miles across, no? No such things outside. It's a global commons. Walang nagmamayari dyan para sa lahat dyan. Kaya China has no legal basis to say there are outsiders. Everybody can go there. Somalia can go there, Australia can go there, India can go there, Japan, Indonesia, Canada can go there in the global commons. Kaya Japan, Australia, and the US have all the right to be involved in deciding on what will happen to the South China Sea, lalo na on the aspect of freedom of the people.